Hello, good morning, good morning, good morning, good morning. Maayong buntag sa tanan. Maayong buntag sa tanan. Bugnaw nga kabuntagon. Mingaw nga kabuntagon at time check po tayo. Ayun oh. 4:16 ng umaga. Maaga po ako lumusong mga kasilo dahil i-ano ko yung mga alaga at saka sana makapag-spray ako ngayon ng kahit dalawang tanki lang dahil pagputok ng araw liwalag ay uwi ako mga silo dahil araw ko ng ano ko duty ng ano ngayon sa barangay ba duty po ako sa barangay ngayon kaya ako'y maagang lumabas ng bahay upang magpunta ng bukid. Hindi pa nga pala ako nakatulog dun sa kubo kagabi dahil this oras na akong hour kami na tapos sa aming session sa barangay hall kaya di na ako pumunta sa kubo. So ngayon pa lang mayang buntag sa tanan. Kumusta sa mga tulog ba dyan? Good morning. Good morning. Agoy. Yung buhay ano ngayon mga kasilo, yung buhay magsasaka. Pag may hinahabol na oras, kailangan na maagang lumusong sa bukid. Unahin ko muna yung mga kalabaw. Baka yan, ilipat ko muna. Tapos kung meron pang oras mag-spray ako ng palay. Dahil duty tayo ngayon sa barangay. So tuwing Webes yung aking ano, yung aking duty sa barangay. Ano? January 4, Thursday. At mayroon po akong gagawin sa barangay. May asirasihin ako mamaya. Malamig mga kasuelo. Dito natin iparada sa harap dahil madilim pa eh. Doon tayo sa harap talaga ng bahay ni Tiyoy. Ayan. Kapag dito ako natutulog mga kasuelo, pinaparada ko dito sa ano, dyan sa kubo ni Patrick. Ayan o. Ilang oras na lang ay maliwanag na ito. May dala akong ano dito mga swelo. May dala na akong pagkain ni Andy at nak ni Silong at saka ni Aldos. Minsan si Aldos eh ano eh dyan kumakain.
natin ng kapote. Pero hindi na naulan ito eh. Maganda yung panahon mga silo. Maraming bituin. Maraming bituin ang kalangitan mga kasuelo. May buwan na yun. Kung kita niyo po. Pero madilim na. Labas natin yung nabili natin sa TikTok, yung flashlight ko. Ayun o. Ang liwanag ng aking flashlight mga kasuelo. Nabili ko to sa TikTok. Nakita ko lang. Ayun. Pwede sa ulan. Pwede sa ilog. Ayan. Ma-adjust pa ito. Ayan. May dala akong pagkain ni Andy. At saka ni Silong. Hindi pa nauwi si Andy. Hindi. Diyan muna si Andy dahil diyan ako natutulog. Para meron akong kasama. Bantay. Ayan. Unahin ko muna yung kalabaw. So yan mga kasuelo. Nandito na tayo. Ayan si Andy oh. Silong! Andy, good morning. Morning. Ano? Kapag asilo, kapag gabi, pinapasok ko siya dito or dito ko tinatali sa harap ng pintuan para may bantay yung ating kubo. Ayan. Tular natin no, hanggang ngayon mga silo. Umiilaw pa rin, maliwanag pa rin. Buksan natin yung radio. Okay, diretso tayo dun sa mga laga mga silo. Lipat ko muna. Para balik sa kubo, kape. Patapos magkape. Ay babala tayo ng spray. Spray. Yan. Si Jason mga kasuelo.
sin. Si Victoria naman ang ating ilipat. Okay na ako sa mga baka, mga swelo. Balik sa kubo para magpalingas ng apoy, mga swelo, at makapagkape para mag-spray na ako. Sana kahit mga dalawang tangke. Lakas na sila kumain ngayon na nanaano ah. Mukhang matulin sila, humuya ngayon ah. Nana-injectionan. Putok ng liwanag. Busog na yung mga kalabaw. Pwede natin i-swimming. Tapos sabay uwi na. Yun o. Pagsalang na tayo, mga silo. Pinigman na tayo ng prayer. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Yan mga kasilo, mag-i-spray na ako. Pero ano na to, pangalawang tangke ko na ito. Yan, maliwanag na. Siguro pagkatapos nito, relax ng kaunti. At tungo na dun sa ang alaga. Tapos sabay uwi na kasi yun nga, meron tayong bigas yun sa barangay. Duty natin ngayon. At least, mayroon pa rin nagawa sa bukid. Hindi pa ako tapos sa pag-ano. Mayroon pang iilan na huhulipan yung mga kinainan ng kohol. So siguro, pagkatapos ko nang mag-spray, ako maghulip. Tapos, ayun na. Magsasaboy na ng abono. Pero sa area to, hindi ko pa naanuhin nun na puntahan or na sprihan. Huli naman yun na itanim kesa dito. So, huli ko na lang ano yun. Pero marami-rami ang ano, proseso. Dahil marami. Kailangan din natin kasi itong gawin na pag-herbicide dahil kapag bumuelo yung damo, patay. Ganun din, mag-uupa ka ng tao para magdamo lang. So, meron lang ano dyan, ilan na tutubo, yun na lang ang mano-manuhin na pag ano, tatanggalin. Mano-manong pagtanggal na lang, pero hindi na talaga ano,
Sobrang dami talaga. Ayos. So last ko na to para lipat ko na yung mga ano or mga alaga ba. Laki ng diferensya mga kusilo kapag ano, yung na-spray natin nung una, ito pangalawang spray ko na to. Ayan o, pero malinis sya. Hindi tulad nung nasa taas na. Talagang hindi mo makita halos yung lupa. So kapag ganito, pitik-pitik lang to. Tututukan lang yung meron talagang damo. Ayan, tulad nito. Meron damo. Yan ang aking tututukan. Tapos sa unahan, wala na. Yan. Last ball, tirada. Berding-berdi na mga sulo. Pero wala pang abono yan. Wala pang fertilizer. Tapos kung ma-spray nito lahat, saka na ako magano fertilizer yung mga pawang-pawang ulipan muna. Ito na ulipan muna ito nung nakaraan eh, kaya wala na siyang awang. Buti na lang sinakto, walang ulan yung pag-spray natin. Kasi nakasaad dito sa gamot na yung ginagamit natin, dapat daw walang ulan, i-apply ito. Para tumalab talaga yung herbicide na in-apply natin. Ito tapos na ito kahapon eh. Tapos na yan kahapon. Yun o, malinis. Dito tayo, sa taas. Yung mga makalusot ay ano na, manumanuhin na lang ito. Tatanggalin na lang sa mahiwagang kamay natin. At least hindi gaano marami ang tatanggalin. Nandito banda na ulipan na to. Buhay ano mga aswelo, magpapalay. Kailangan maagang gumawa dahil huwag matanghali na nga, tatamarin ka na dahil mainit na. So yan na po mga aswel, oh. Natapos ko na ispray itong area na ito. Sa susunod na balik kong pag-spray, doon ako sa area 2. Yung area 1 ay nadali ko na po mga aswel, oh. Ayan, mayroon ng herbicide yan.
tayo. Naka-herbicide na ito lahat. Paikot. Yan, mula dun. Doon dun. Yan, paikot. Ayos. So, ayan, mga silo. Balikan ko sandali yung kalabaw. At saka magtapos, uwi na. Dahil duty tayo sa barangay. Yun, lumabas na si Haring Araw, mga kasuelo. Ayun, aray. Tapos si Princess at si Maribek, nailipat ko na naman ang ibang pwesto. Ayan sila. So, yung dalawang kalabaw, medyo kulang pa yung karga. Siguro, pero ano na oh, gumanda yung kanilang pag ano mga kasuelo, pag ano na pagkain ayun oh, mabilis si Victoria dahil na injection na yan ng kamurga at vitamins. Si Jason, tingnan natin kung puno na ba yung atsan niya. Pag hindi pa, balikan ko na lang mamaya para ipa-swimming. Asus, busog na na. Ano? Bilugan na siya. Okay. So, alas 8 pa naman yung aking duty. So, tingnan natin yung oras. Ano? 6:49. Ano? 6:49. Mayroon pa tayong oras. Hintayin lang, hintayin ko lang ng kaunti. Para diretso ko na i-swimming. Para dire-diretso na. Mamaya na yung balik ko dito pag out ko. Alright. Yan ang ano ko. Activity ko mga kasuelo. Sa dito sa Baybay. Ano si Gison, dinadaanan lang niya yung nyug. Ayun yung natabunan ng anong damo, yung cover crop. Pero hindi niya pinapansin. Basta damo lang sa kanya. Very good. Taming ibon mga kasuelo. Antulihaw. Yan. Sige, kain ka ng kain. Para swimming ko na kayo. Hindi kayo nakaswimming kahapon. Yan o. Ayan po mga swelo. Mission accomplished po ako sa bukid. Uwi na ako kasi alas 7 na. Para makapag ano na tayo. Relax ng konti. Tapos almusal. At duty na tayo. Tayo naka-duty ngayon mga swelo. Ayos na oh. Wow. Basta na sikat ng araw. Alas 7. Alas 7 sakto. Tara. Kaya mga kasuelo, nandito na tayo sa loob ng ano, ng barangay hall namin. So, kailangan ko nang mag-logbook ito. So, kailangan bawat araw may nandito yung aming presensya. Kasi kung halimbawa meron daw bisita pumunta dito or may nailangan ng about sa barangay, merong naka-duty. So, tayo ngayon. So, logbook muna ako. So yan nga po mga aswelo, pagkatapos ko pong maglagbok dyan ay yun nga ginawa ko na nga po ang aking nabanggit sa inyo kanina na
meron akong gagawin about sa native chicken in Baybay City. So, value chain analysis of native chicken. So, ibig sabihin na ako po ang nakatoka dito. Tungkol po ito sa pagbabakuna. Pagbabakuna sa mga manok. Lahat ng manok dito sa aming barangay. So, yung aking papel, ilista ko lahat ang mga lahat ng mga may alagang manok upang nang sa ganun ay sila ang aming or mabigyan ng libreng bakuna. So, maraming salamat nga po pala mga kasilo sa inyong laging pagsubaybay sa aking vlogging din sa Baybay. So, thank you ng marami. At belated, happy new year po sa inyong lahat mga kaswelo. So, ayan na nga po mga kaswelo, akin ang nililista ang mga merong alaga. Lahat ng may alaga base dito sa nakalista sa aking papel na hinahawakan ay bali 22 po sila kapiraso. Oh, lahat po ay yan ang makakatanggap ng libreng bakuna sa manok. Ayan. So hanggang dito na lang po ang aking simpleng vlog ngayong araw ng Huwebes, sa araw ng aking duty dito sa aking sa barangay. So thank you so much po sa lahat ng sumusuporta at sa naniniwala at sa mga solid supporters, subscribers, silent viewers ng Bay TV Kaswelo. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. Ingat po kayo palagi kung saman po kayo naroroon. Paalam po muna mga Kaswelo. Peace.